Hello everyone! Welcome back again to my channel. So for this video, this is another informative vlog na naman para sa inyong mga mommies. And napansin ko na marami akong subscriber na first time mom. Well, para sa inyo ang video na to. Dahil in this video, mag-share po ako sa inyo ng mga dapat nyong iwasan habang kayo ay buntis para manatiling safe ang inyong pregnancy. Mga pagkain na bawal kainin, mga gawain na bawal gawin, mga bagay na dapat iwasan. So kung sakaling buntis ka ngayon, first time mom ka and wala kang idea, makakatulong itong video na to sa'yo, mami. Kaya please watch the full video. But again, before I start this video, disclaimer lang po, I'm not a doctor nor a medical expert, but this video is based on my personal experience and based on my personal research. But I think it's best pa rin for you to watch this video para magkaroon ka ng idea, lalo na kung ikaw ay first time mom. So, hindi na magpapaligoy-ligoy pa, umpisa na natin. First, kailangan mong iwasan magpintura, mami. Alam ko, very excited ka na magkaroon ng sariling nursery room ang baby mo, na very excited ka na ano ba yung kakalabasan ng room mo, anong design, anong theme, and gusto mo na mag-cooperate ka rin sa pag-aasikaso ng nursery room para sa baby mo. Well, ito yung dapat mong iwasan. Kailangan iwasan mo muna ang pintura. Hayaan mo munang matapos magpintura. Hayaan mo munang matapos na matuyo at mawala yung amoy bago ka mag-ayos at bago ka mag-design sa room ng baby mo. Yung fumes na nare-release ng pintura, yung amoy ng pintura is not good for pregnant and you should avoid inhaling it. Kasi nga, it's not good for your baby. Another one, mommy, is avoid hot bath. Avoid hot shower or anything hot water kapag ikaw ay maliligo. Kasi it's not good sa isang buntis. Ano bang mangyayari sa'yo kung sakaling nag-hot bath ka? Siyempre, since hot bath nga, your body temperature will rise. Tataas yan. And kapag tumaas yung body temperature mo, magda-drop naman yung blood pressure mo. And kapag nag-drop yung blood pressure mo, hindi na adequate yung mapupuntang nutrients and oxygen sa baby mo. And kapag walang proper nutrients and oxygen si baby, anong mangyayari kay baby? Siyempre, pwede itong mag-lead to miscarriage or makunan ka. And for you naman, pwede kang mahilo, pwede kang manghina after mong maligo ng hot shower. And siyempre, mas mag-worse kung sakaling ikaw ay nag-sauna or nagbabad ka sa bathtub na hot water. Kasi nga, it's not good for you dahil pregnant ka. And mas worse kay baby. Another one is avoid fruit juice. Siguro naisip nyo, bakit masama? Eh, fruit juice naman yan. Healthy naman yung mga ingredients ng juice na yon. Kasi nga, ang juices daw ay mayroong high sugar content and less fiber. Kaya mas maganda pa rin daw na kumain ng fresh fruits kesa juice. Kasi juice, syempre may preservative na yan and sobrang taas nga ng sugar content niyan. Kapag madalas mo siyang inumin, pwedeng tumaas din yung sugar mo and pwede kang mag-lead to gestational diabetes. GDM is isang sakit ng buntis na mataas ang sugar nito sa katawan. And kapag mataas ang sugar mo sa katawan, possible na lumaki si baby sa loob. Kaya most patient na may GDM is nagli-lead to CS. Kaya it's better and it's healthy to eat fresh fruits than juice. Number 4 is avoid sleeping on your back. Huwag kang humiga ng nakahilata. Yung kasi magkukosa sa'yo to ng backache, syempre. Kasi nga, ang laki-laki ng chan mo, tas ganun yung higa mo. Yung pressure ng bigat ng baby mo, maglilin yun doon sa backbone mo. And possible din, syempre, dahil nga flat on bed ka, magkakaroon ka ng breathing problem. Actually, ang mga pregnant talaga, as long as malaki na yung baby nila, mahirap na yan huminga kahit nakatayo or kahit nakaupo. Paano pa kaya pag nakahiga? And of course, syempre, lying on your back will lead to low blood pressure. In-advise talaga nila na sleep on your side, especially on your left side. Kasi kapag nakahiga ka daw sa left side, mas adequate yung supply ng oxygen kay baby. Kaya mas maayos yung circulation. Pwede ka naman hindi lang magstay on your left, pwede ka rin tumagilid sa right mo kung sakaling nangangawit ka na. Pero mas maganda daw, mas best position daw sa mga buntis ang left side lying position. Dahil nga, it increase the blood flow going to your baby. For number 5 is avoid skincare.
Hindi naman totally na wala ka nang i-apply sa mukha mo kasi syempre kailangan din ma-moisten yung face natin. Pero you should be responsible sa mga i-apply mo sa mukha mo. Kailangan bago ka bumili ng mga products, basahin mo muna yung ingredients. Siguro iniisip niyo mga mommy, skincare products natin is only topical application and should not matter during pregnancy kasi nga hindi mo naman na-ingest. Pero whatever you apply on your skin is absorbed by your body. And syempre kapag na-absorb ng body mo, pwede rin mag-affect sa developing baby. Kaya kailangan mong magbasa talaga ng ingredients kapag bibili ka ng mga skincare product. Like, iwasan mo yung mga product na may salicylic acid, retinoids, and benzyl peroxide. Yun daw yung mga harmful ingredients na maa-absorb ng body mo and pwedeng maka-apekto kay baby sa loob. So mga mommy, if you are using whitening products o kaya mga rejuvenating skincare products, basahin nyo yung mga ingredients niya. And kung meron sa mga nabanggit ko, please po iwasan nyo na siya kasi nakakasama siya kay baby. Ibalik nyo na lang po after nyong manganak. Number 6 po is avoid raw egg. Yung mga lutong malasado na itlog. Ngayon sa mga mahihilig sa itlog, lalo na yung mga malasado. Ako gustong-gusto ko talaga yung malasado, yung hindi naluluto yung dilaw na part kasi gusto ko yung sabaw noon, sinasabaw ko sa kanin. Ang gustong-gusto ko yon. Pero syempre, kapag buntis tayo, kailangan nating iwasan yon. Kailangan nating lutuin mabuti yung egg white at saka yung yolk. Kasi para maiwasan natin yung bacteria, specifically the salmonella. Kasi pwede yung mag-cause ng diarrhea and it is risky to have diarrhea sa mga buntis. Pang-7 po is kailangan yung iwasan muna yung kape. Ayan, sa mga mommies na mahilig dyan magkape, yung everyday coffee is life para sa kanila, kailangan nyo pong iwasan kapag kayo ay buntis na. Hindi naman siya totally dapat mong iwasan, pero kailangan mo lang i-limit. According sa general guidelines ng pregnancy, kailangan mag-take ka lang daw 200 milligrams of caffeine everyday. Equivalent siya sa 1 to 2 cups of coffee. Kapag buntis ka, yun lang daw yung pwede mong i-take na coffee. So, pwede ka pa rin naman mag-everyday, pero nga, limit lang yung amount of coffee. Kasi ang reason daw nun, as your baby is developing inside, they don't have metabolism to process it. Ibig sabihin, once na-absorb nila yung coffee sa katawan nila, hindi pa nila kaya i-metabolize or i-digest yung coffee sa sarili nila. Kasi nga, underdeveloped pa sila. Kaya mangyayari, yung coffee na na-absorb nila, magtatagal yun sa katawan nila for longer period of time hanggang sa ma-digest nila ito. And syempre, since underdeveloped pa nga sila, hindi maganda para sa mga fetus, sa mga baby sa loob, na tumagal yung coffee sa katawan nila, di ba? Imagine nyo na lang po yun. Usually kasi pag nagbubuhat tayo, kahit hindi buntis, may tendency tayong umire, di ba? So, paano pa kaya kapag pregnant ka? So, I think for me, it's better to avoid coffee kapag buntis kayo. Number 8 is avoid heavy lifting. Ito mga mommies, alam niyo naman siguro to, na bawal talagang magbuhat ng mabibigat yung mga buntis. According sa general guidelines ng pregnancy, you can lift object not more than 25 pounds. Yun lang daw yung pwede mong buhatin. More than that, iwasan mo na. Kasi syempre, greater risk talaga to sa iyong pagbubuntis. Baka mag-start kang mag-preterm labor or mag-lead ito sa miscarriage. For number 9 is kapag matagal ka nang umuupo o kaya matagal ka nang nakatayo. Iwasan mo ang sitting and standing for longer period of times or hours. Kasi doon nagkaka-cause ng blood clot sa mga legs natin. Kasi syempre, kapag matagal kang nakaupo, matagal kang nakatayo, limited yung blood flow. It restrict the blood flow. Kaya nga, nagkakaroon ng pamumuo ng dugo. Ang isang sign nun is kapag nagkakaroon ka na ng cramps, namumulikat ka na. Kapag nangyari sa yon, pwede kang mag-work around, lakad-lakad ka para mawala yung pain, o kaya pwedeng i-dorsiflex mo yung paa mo, yung parang igaganto mo. Pwede mo rin siyang i-massage hanggang mawala yung cramps. So, basta every time na nakaramdam ka na ng cramps, mag-start ka ng maglakad, o kaya kung nakaupo ka man, tumayo ka na and mag-walk, maglakad-lakad. Kaya nga maraming mga mami sa atin na kapag gabi, pinupulikat sila, isa yon sa mga reason. Kasi syempre, hindi naman natin may iwasan kapag ang work mo is nakaupo lang, or kapag ang work mo talaga is yung nakatayo lang. Kaya possible, ganun yung effect sa'yo sa gabi. Pwedeng mamulikat talaga yung paa mo. So kung sakaling mamulikat yung paa mo mga mami, another tip lang po is massage your legs hanggang feet 30 minutes before ka matulog. O kaya elevate your leg, itaas mo yung paa mo sa pader 30 minutes before ka matulog. Or kung sakaling mamulikat ka naman, dorsiflex mo lang yung paa mo and massage para mawala yung pulikat. And syempre, drink more water and ingest more potassium like banana.
And last one po is avoid wearing high heels. Para sa mga office worker or working in a corporate field, you should avoid high heels while you are pregnant. Kasi kapag pregnant ka, mami, naiiba na yung balance mo. Nag-shift na yung gravity mo. Syempre, mas mabigat na doon sa front area mo dahil andun si baby, andun yung pinakamabigat na weight ng katawan mo. Kaya madalas tayong matumba, madalas tayong out of balance. So, kung sakaling mag-heels ka, mas mapapadalas yung pag out of balance mo kasi nga nag-shift na yung gravity ng katawan mo. And as your tummy grows, mas less yung balance, mas madali kang matumba or mas madali kang ma-out of balance. So, wear comfortable flats para mas madali mo mabuhat and ma-control yung body mo. So that's it, mga pregnant mom. I hope you learned from this video. And if you have suggested topic po or vlog, please comment below. Pinabasa ko po yung mga yan and ililista ko para isusunod natin. So mga mommy, if you learned from this video, please hit the like button naman. And of course, subscribe on my channel. And click the bell button para pag may bago po akong upload, manonotify ka kaagad and mapanood mo. So please follow me on my social media account. Yan po yung mga username. And ilalagay ko na lang din po yan sa description box below. Nag-share po ako ng mga pregnancy hacks, motherhood tips, parenting tips na pwede nyo magamit sa inyong motherhood style or pagbubuntis. And mga mami, please support me. Meron po akong small business Shopee account here and also here. Ilalagay ko na lang po dyan. Kung sakaling di pa kayo nakakabili ng mga baby's clothes, please visit my shop and baka may magustuhan kayo. So this is the end of another informative video. I hope you enjoyed. I am Mom Jack, a nurse and first time mom. See you on my next vlog. Goodbye!